The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa tuwing ako ay pumupunta sa mga burol, agaw pansin sa akin kung paano inaayos ang yumao sa ataol sa kabaong. May iba kasi talagang kakaiba ang pag-aayos, as in talagang kakaiba. Halimbawa, may perang iniipit sa kamay. Sigurado ako, marami na sa inyong nakakita nito. Para saan ito? Pamasahe ba ito ng patay para makarating sa kabilang buhay? Nagtatanong lang po. Kung minsan naman, makakakita ka ng sisiw na inilalagay sa itaas ng ataul. Para saan naman ito? Sa aking pagtatanong, sabi nila, naglalagay ng sisiw dahil ang patay ay pinatay. Para usigin ang budhi ng pumatay, naglalagay ng sisiw. Sa bawat pagtuka ng sisiw ay pangongonsensya sa pumatay. Minsan naman, meron kang makikitang pagkaing inilalagay sa tabi o sa itaas ng ataol. At kapansin-pansin, ang pagkaing inilalagay ay inaabot ng hindi lang dalawang araw, hindi lang tatlong araw, kung mahaba ang burol, umaabot ng isang linggo, dalawang linggo, kumporme sa burol. Kaya hayun, kasama ng mga langgam at ipis, boom, panes. Kung ikaw naman ay nakadalo sa burol ng mga Chino, ng mga kapatid nating Chinese, mamamangha ka sa kanilang estilo. Dahil may inilalagay sila malapit sa kabaong. Laruang kotse o eroplano, bahay-bahayan, pera-perahan, masasarap na pagkain at marami pang iba. Ito raw ay kailangan ng namatay upang may dadalhin siya sa kabilang buhay at magagamit niya ito sa kanyang pananatili doon. Mga kapatid, ginagalang ko po ang mga kaugaliang ito o mga nakagisnan. Merong hindi ko makakalimutan na karanasan.
Naimbitahan akong magmisa sa isang patay din. Hindi ako makapagmisa agad. Alam niyo kung bakit? Kasi conscious ako sa mga bagay-bagay na inilagay sa itaas ng ataol. Naglagay sila ng alak, sigarilyo, at baraha. Alak, sigarilyo, at baraha. Nagtanong po ako doon sa pamilya kung bakit naroroon ang mga ayon. And guess what? Their answer is, "Ah, Father, yun ba? Kasi po, kilala po kasi ang namatay na manginginom kaya may alak. Kilala ang namatay na mahilig magsugal kaya may baraha. At kilala ang namatay na mahilig manigarilyo, hindi lang isang pakete isang araw, kundi mahinang-mahina ang dalawa. Kaya ayun, yari ang baga, tigok, patay." Kilala ang namatay. Nung sinasabi ang mga iyon sa akin, ako ay napaisip. Kung ako kaya ay mamamatay at hahayaan ng simbahan ng maglagay ng kahit ano, basta it will represent you, ano kayang lalagay ng mga tao sa itaas ng ataol ko? Lechon, arroyos ko. Wala naman bastusan. But wait, it is a point of reflection, isn't it? Mga kapatid, kayo, ako, saan tayo mas nakikilala? Kapag binabanggit ang inyong pangalan, this is just a hypothetical question. Kapag binabanggit ang inyong pangalan, kapag nasasabi ang inyong presensya, ano ang mas naaalala ng mga tao sa inyo? Ano kaya? Sa araw na ito, kasabay ng pagdiriwang ng 30th Sunday in Ordinary Time, ay pinagdiriwang din natin ang dakilang kapistahan ng Jesus Master, Way, Truth, and Life. Uulitin ko, Solemnity of Jesus Master, Way, Truth, and Life. Itinuturo sa atin bilang mananampalataya ang mga turo ng dakilang maestro. Anong daan ang iyong tinatahak? Anong at anong buhay ang iyong ginagampanan? Sumusunod ba tayo kay Jesus? Sumusunod nga ba talaga tayo sa Kanya? Mayroong isang kwento, mayroong isang bagong pari ang nadestino sa isang napakaliblib na baryo. First time niyang pupunta sa lugar na iyon. Gayunpaman, matyaga niya itong hinanap. Matyaga niyang hinanap ang kanyang magiging parokya. Dahil baguhan si Father sa lugar na iyon, hindi niya matuntun kaagad-agad ang simbahan. Kung kaya't siya ay nagtanong, may nakita siyang bata na naroroon. At nagtanong, "Iho, saan ba ang papuntang simbahan? Saan ba ang papuntang simbahan?" Hindi makasagot agad ang bata. Kaya't naisipan ng pari na baguhin ang kanyang tanong. "Iho, kung sasabihin mo sa akin kung saan ang daan papuntang parokya, ituturo ko sa iyo ang daan papuntang langit." Sumagot ang bata, "Eh kung nga ang papuntang simbahan, hindi niyo po alam, langit pa kaya?" Mga kapatid, alam nga ba natin ang daang papuntang langit? Sabi nga ni Brother Eli, ito ay sa pamamagitan ng dating daan. Ang sabi naman ni Kamanalo,
ng mga kapatid nating iglesia sa tamang daan. Pero tayong mga Katoliko, simple lamang ang sagot, si Jesus. Si Jesus. Hindi lang siya ang daan. Siya ang katotohanan at buhay. Totoo ang daang itinuturo niya at nagbibigay pa ito ng buhay na walang hanggan. Sa kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Taliwas ito sa itinuturo ng mundo na nagsasabi ang tunay na katotohanan ng kaligayahan ay nasa kayamanan, salapi, katanyagan, kasarapan ng buhay. But wait, ito ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Kung kaya't si Jesus ay nagtuturo sa atin ngayon, sumunod sa Kanya. Bakit? He is the way, the truth, and the life. Siya ang magtuturo sa atin kung ano talaga ang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. And this will be our point for reflection. Sa ating ebanghelyo ngayon, muling pinapaalala sa atin ang mahahalagang utos. At kapansin-pansin, hindi binanggit ni Jesus yung 613 laws ng mga Hudyo. Ang sinabi niya is the basic commandment. Everybody say the word basic. And basic, we cannot graduate from the basic. Because basic is all about relationship. Ipinapaalala ni Jesus sa mga Hudyo, sa mga Pariseo, sa mga Saduceo, sa ating lahat, kung ano ang pinaka mahalaga. At ano? Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. At kapansin-pansin, nung dinugtong niya ang pangalawa, may sinabi siya roon. Hindi niya dinugtong agad, mahalin mo ang iyong kapwa. Hindi agad doon. Ano yung dinugtong niyang mga salita? What is the qualifier? The second is like it. Hindi niya sinabing the second is love your neighbor agad. Hindi. Ang sinabi niya is the second is like it. Tulad din ng una. At ano yun? Ang magmahal. Ang magmahal. Paano mo mamahalin ang Diyos? Mahalin mo ang iyong kapwa. Paano mo mamahalin yung kapwa? Mahalin mo ang Diyos. Hindi pwedeng maghiwalay ang dalawa. Dapat laging magkasama. Dapat laging magkasama. Anong saysay ng praise the Lord? Amen. Ang pagsasayaw ng mga charismatic songs, kung ang ating gawa ay hindi nakikita, sana nararamdaman, naaamoy, nakikita si Jesus sa atin. So that at the end of the day, we can say this together with St. Paul. It is no longer I who lives, but Jesus Christ lives in me. Mangyayari lamang ito kung isa sa buhay natin ang mga turo ng dakilang maestro. Jesus Master, way, the truth, and the life. Amen. We pause for a while for silent reflection.